Binuligari nga badaw ni Dennis Schroeder mga idol ang lagay ng injury ni LeBron James at ang mga rehab nga na kanyang ginagawa. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay eto muna ang naging payag ni Giannis Antetokounmpo. Dahil sinabi niya nga na I'm not as talented as Steph, I'm not as talented as KD. Siya nga daw ay desperado, obsessed nga daw siya. Kaya naman he worked as hard as he can because ayaw niya nga daw mawala ang mga bagay na meron siya. While tama naman itong sinabi ni Giannis mga idol na hindi nga siya kasing talentado neto nila Stephen Curry at ni KD. Wala nga siya yung mga handles na meron itong dalawang player na ito. Wala nga siya yung shooting na meron ng dalawang player na ito. Pero mga idol, I think merong edge. Meron namang lamang si Giannis Antetokounmpo dito nga kay KD at Curry. Dahil mga idol, itong si KD at Curry ay wala ngang isang 7 foot na height at wala rin grabing athleticism na pinoposes niya neto ni Giannis Antetokounmpo. Yun nga mga idol ang advantage niya over dito sa dalawang player na kanyang ang sinabi at kinumpara ang kanyang sarili. Well, tama si Giannis na hindi siya kasing talentado mga idol netong dalawang player na ito. Pero itong dalawang player na ito mga idol ay hindi nga kasing gifted athletically, physically, hindi katulad ni Giannis Antetokounmpo. So I think mga idol it's 50-50, balance lang. Mahirap naman siguro mga idol kung si Giannis Antetokounmpo ay may shooting din na kagaya ni Stephen Curry. I think siya na ang magiging the GOAT for sure, hands down. Kung si Giannis ay may shooting ni KD or ni Curry ay for sure matatawag natin siyang one of the most unstoppable, unguardable player of all time. Kaya naman, I think hindi dapat dinadamdam ni Giannis Antetokounmpo yung mga ganyan na hindi siya kasing talentado ni Steph at ni KD. Dahil itong dalawang player ngang ito ay hindi kasing gifted physically and athletically, hindi kagaya neto ni Giannis Antetokounmpo. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang sinabi ni Dennis Schroeder at pati na nga rin ng ibang mga NBA analyst and reporter. Sinasabi kasi nila Shams Charania, nila Woj at ni Brian Windhorst na itong si LeBron James ay baka nga daw sa last week pa ng regular season, meaning katapusan ng March or early April, so medyo matagal pa nga ang binabanggit at sinasabi ng mga NBA reporter. Pero mga idol, itong si Dennis Schroeder sa kanyang interview matapos ng kanilang pagpapractice ay may sinabi nga. Sabi niya, I know I can't say too much, but German doctors are great. That's all I'm saying. Yan nga mga idol ang natanong kay Dennis Schroeder patungkol sa pagbabalik nga daw at posibleng pagbalik ni LeBron sa team ng Lakers. Wala mga idol, kung hindi nyo maintindihan kung bakit nabanggit ito nga ni Dennis Schroeder ang German doctors ay mukha nga binulgar niya mga idol na itong si LeBron ay pumunta lumipad sa Germany para nga kumuha ng treatment sa kanyang injury. At kung wala pa rin kayong idea kung bakit yan ginawa ni LeBron mga idol, ay alam nyo ba nung taong 2011 si Kobe Bryant ay pumunta rin Germany para nga sa treatment ng kanyang tuhod. Nagpa-inject nga siya mga idol ang tinatawag na platelet rich plasma. Parang ito yung mga idol ay nag-eengganyo na mas mapabilis ang pagre-recover from injury. Well, bakit kailangan pa pumuntang Germany? Ay hindi pa kasi mga idol aprobado sa bansang Amerika itong ang procedure na ito. At mukhang ang kinuha rin ito ni LeBron James mga idol para nga sa kanyang foot injury. And baka mga idol, ang sinabi ni Dennis Schroeder na German doctors are great ay pag-iindika nga na baka nalalapit na daw ang pagbalik ni LeBron. Dahil mga idol, mukha daw kumuha na itong si LeBron James mga idol ng treatment na nagpo-promote ng fast healing ng injuries para nga sa mga atleta. So yan nga ang abangan natin mga idol in the next few weeks. Baka mamaya ay gulatin na lang tayo ni LeBron James na magbabalik na pala siya sa team ng LA Lakers.